And our first question will come from Manay Ethel Ramos. Manay? Ang gusto kong tanungin si Direk. Direk Jan, how were you able to gather all these talents? At saka anong ginamit yung criteria? Nung first meeting nga namin, sabi ko, usually, pag gumagawa ng isang TV show o pelikula, nag-iisip ka ng artistang babagay doon. Dito, baliktad na nangyari. Nandiyan dyan na yung mga kumikeros, naisip na sila Bayani, Carla, Jason, bago binagay sa kanila yung kwento. So, kung makikita nyo nga, yung characters na dito ay karamihan yung totoong pangalan nila. Tapos, personally, coming from indie films, sabi ko nga, medyo mas seryoso yung ginagawa namin sa indie films. Pero dito, yun nga, okay lang pagtawanan yung trabaho namin. Medyo eksperimento. Andi dito yung pagbigay ng tribute sa old comedy. At the same time, pinakawala namin sila. Ang daming improvisation na nangyayari sa set. Kay Alex, the writer. Alex, yung pag ano mo, yung mga comedy na situations nila, ng bawat casting, ng bawat member ng cast, dinidikta mo sa kanila o binibigyan, parang binibigyan mo lang sila ng ano, parang situational ba o whatever. Kuya Alex, halika. Bangkay, pera mo yung ano. Mr. Alex Calieja, ang ating head writer. Microphone. Come here. That was a very good question, oh. Oh, parang Miss Gay. Manay Ethel, maraming salamat sa... Ganito po kasi, mula po sa show, writer po ako ng Showtime at kami po yung bumuo ng Funny One. So mula doon, nanalo po itong mga kumikeros na to at makakilala po kami talaga. Tapos nanalo po namin yung mga karakter namin. Tapos po, kaibigan po rin si Bayani at Bayani, tapos si Ma'am Carla kasama namin. Saka si Jason. So lahat po ito, parang kakilala ko na. Yung mga parang susunod po kami, iniisip po namin kagad kung ano yung mga strength nila. Like si Magama, talagang may physical yan. Si Ryan, babanat lang ng one-liner yan. Si Nonong, ano yan, halong ano yan, parang matambay-tambay. Itong tatlo, physical comedy, sumasayaw. Tapos si Jason, the usual comedy na nakita natin. Tapos yung babanat yung dalawang mag-asawa ng kailang usual comedy. So, kilala-kilala po namin lahat ng karakter mula po doon sa creative manager namin hanggang sa mga kasama kong mga writers. So, ganun po yung formula namin, mga Ethel. At isa rin po kayo sa talong kumidat, kaya alam po namin lahat yung mga ginagawa namin. Thank you, ha? Apo, kung nasa hindi po makikita sa mga. Ngayon, may tanong ako sa dalawang lead stars, kay Carla and Bayani. Literal na, baby. Gusto kong sabihin sa inyo, ay itanong sa inyo, bakit dapat namin panoorin ang comedy show na ito? Dito ay tal kailangan po kasi ayokong kailang sagot na sasabihin niyo para makalimutan ang problema. Ito po ay hindi niyo po makakalimutan ang problema niyo. Dito po lalo kayo magkakaproblema, magsuswisite po kayo. Ay, Manay, magandang gabi po. Salamat po sa lahat ng tulong. Ito po kaya namin ipinagmamalaki. Opo, ayan sa inyo, Manay. Una-una po, kasi ito yung family-oriented show. Matagal-tagal na po kasi nawala si Mang Dolphy. Si Mang Dolphy po kasi talaga pinapanood natin dahil sa bukod na natutuwa at naliligayahan ka doon sa sitcom, meron ka pang natututunan. Dito po, hindi lang kayo basta masisiyahan at maniligayahan. Talaga pong masisiyahan kayo dahil kahit kami, habang nagtitaping, halos hindi na po kami makandamayo sa katatawa. Ito naman po, nag-insert kami ng Filipino values. Yung po pagmamano ng bata sa magulang, pagkasasabi ng po at opo, pagdadasal bago kumain, bago matulog at pagkagising. Lahat po ng mga magandang kaugalian ng Filipino family, lahat po ng values ay in-insert po namin dito sa sitcom. Ang sagado naman po ay hindi lang mga bata, pati matanda at buong pamilya ay matuwa at masiyahan habang nanonood. Grabe nga po eh. Ayun, Manay Ethel at para na rin po sa lahat, kaya natin sinasabing dapat na panoorin ito. Ito po ay makabagong henerasyon na pagpapatawa.
para dito sa mga bago nating komedyante na mabigyan po ng pagkakataon na maipakita yung talent nila sa pagpapatawa. Ako po ay nandito na sa industry for almost 30 years. Ngayon lang po ako nakikilala ng mga taong nakakatawa pala ako, sabi nila. So, kailangan yung panoorin para mas makita nyo pa kung sino kami ng mga makabagong komedyante. Thank you. Ang last question ko is for Carla. Carla, imi-maintain mo ba lahat ng shows mo? Yes. Kasi yun po yung kinatangan ko. Kasi gusto kong malaman, nabibigyan mo pa ba ang kita mo? Opo naman, ginagawa ko po yun gabi-gabi. Opo lang manay. Bilang na bilang, hindi naman kalakihan kasi dollars po. Ako lang po yung sumisweldo ng dollars. manay, nabibilang po, hindi natin pinag-uusapan. Mas kailangan, hindi binibilang ang biyaya, pinagpapasalamat ko lang po lahat yun. Carla, lahat ng shows mo, i-maintain mo? Yes, manay, kasi po lahat po yun ay nasa pinirmahan ko pong kontrata. At lahat naman yun ay enjoy ko dahil para sa akin talagang magaan sila lahat, manay. Lahat sa studio lang po ako lagi. Thank you very much. Thank you, manay. I love you, manay Ethel. Manay! Oo, parang ano? Meron sana akong gusto ipaliwanag. Umalis na po si manay! Si Manoy? Manay, Manoy. Sige, oy, pakinggan naman natin si Lolo Mar. Dito sa harap natin ito, gusto ko lang pasalamatan dito yung ating scriptwriter ba? Yung gumagawa ng kwento? Ay, malis na rin po. Okay, kasi... Sama na, punta! Yung ba pagsasabi ng groto, no? Di ba si ang Panginoon ni Kristo na nakapako? Sige! Ito ba! Pag-usapan po natin yun! Pag-usapan natin yung magkakapit tayo, ha? Okay, next. Sarayin ko lang po. Kaya ang gusto kong bigyan ng halaga ang ating scriptwriter. Yes! Kahit ikaw ay sinong magaling ka man, kapag ka ang script mo hindi maganda, ano yung bibigay mo kung anong magaling ka mga karakter? Kung ang script mo ay wala ka sa script ng maganda, di wala ka rin may bibigay mo siya ng maganda. Kaya nasa scriptwriter ang buhay. Okay! Oh, thank you! Oh, Jason, huli mo na yung mic. Sa mga bata po na hindi nakakilala, si Kuya Mar Lopez po ay yan po ang isa sa icon ng mga comedian dito sa industriya ng Pilipinas. Siya po ang gumagawa ng script ni Mang Dolphy. Si Kuya Mar po matagal na po nagpapatawa. Palakpakan po natin si Mr. Mang Dolphy. May mga bata po tayo ngayon, Tito Mar. Si Kuya Mar po, di ba anak yung sinabi ko, na siya yung nakadiscover ng mga dinosaur. Ako na mag-asama tayo kasama ni Dolphy, dalawang show ka doon. Ano yun? Ano po, hindi na po naiintindihan. Hindi kasi nahihilo po ako eh. Hindi naman world tour ni Dolphy. Apo, gusto niyo po ba pag-usapan natin yan ng matagal? Kunti lang. Kasi, kaya ako naman nasa naikwento ito. Kasi puro comedian nandito ito. Tama po. Lalo na ito, oy, ang katawan mo, kung pababayaan, masyado. Baka magkalansan lang saan, kung masyado ipubuka. Jason, may tanong daw sa'yo, parang daw naman. Hi po. Yes. Thank you, Tito Mar. Okay, at this point, we have a question from the editor of Malaya, Ms. Jean Trilliana. Good evening. Yung lahat ng artista, pag tinanong mo, sinasabi nila, mas maghirap magkatawa kasi
With such a brilliant cast na wacky, wala pang chance na mapanood sila sa ABS-CBN yung buong sitcom doon din i-air. Nandito ka ba? Parang voice over. Oh, Skype. Skype yata. Nasaan? Okay, nasa likod pala sila. Sige, Yanni. Alam niyo po, wala po sa amin yung kasagutan doon sa katanungan niyo. Pero kami naman po ay nagpapasalamat na rin at kami ay... alam niyo po ba kami ay history kasi kami ang first local show na pinaroduce ng Silibo. Kaya palakpakan po natin yung Silibo. At malay po natin, awan ng Diyos at darating ang panahon, pinapalabas na sa Silibo at the same time, pinapalabas din po ito sa ABS-CBN. Mangyayari po yan sa pamagitan ng panalangin natin. Alas dos ng madaling araw. Alas dos ng madaling araw po, papalabas sa ABS, nanonood yung mga barkada ni... Kung makatawa ka, alam mo yan. Alam mo yan, sa kanto ng balintawa. Hindi ba, mali po natin, di ba? May ganyan naman po talaga eh. Ang mahalaga po, ang lahat ng proyektong ibinibigay sa akin, dapat na po masalaman tayo. Kaya, maraming salamat. Sabi ni Bayani kanina, yung funny ka pare ko, meron siyang mga values about family, tapos yung buong community. Parang punong na yung show, parang kompleto na yung flavor. Magkaka-guest pa ba? Meron bang feature every week or... Yes, marami tayong magiging mga guests dito sa show na to. Kasi actually, ang daming gustong mag-guest. Hindi sa pagyayabang, maraming gustong pumunta. Nandiyan sina Angelina Jolie, Brad Pitt, Keanu Reeves. Kaya lang minalas-malas ako. Wala talagang kahit isang gwapong nakasama dito. Sige na nga, ikaw lang asawa ko, tsaka si Lolo. I see Tito Mar, kasi siya lang yung kamag-anak ko. The rest are history. Oo, marami tayong mga magiging guests, kaya abangan natin yon. At marami po papasok ng mga bagong mga characters. Matutuwa po kayo, pero salamat po doon sa tanong nga kasi yung dalawang tanong mismo napakaganda. Totoo po yung sinabi nyo kasi kung titingnan mo naman talaga, kompleto na. Pero syempre, habang umiikot yung episodes ng mga na namin linggo-linggo, marami at marami pa kaming ipapakita at magiging guest ng mga artista. Yes, habang ang dami pong papasok na mga bagong characters, marami din pong matatanggal. Ayun lang po, napene-reveal ito. So, kung saan tumigil yung tingin ko? Ano ka ba? Lumiyata ka ba? Yun lang po, salamat po. Thank you, G, for that wonderful question. Ito ang susunod na magtatanong.